Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila. Putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom ng makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan. Yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangin nila ako sa malayo at itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas, dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama.
pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaw namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingid ang laman ng puso. Diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagaan inganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi sa kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem, na bayan ni David, ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan nadakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga Pariseyong. "Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin?" Sumagot sila, "Magsaliksik ka't makakita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ika-apat na linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Huling araw para sa ika-apat na linggo dahil bukas ay papasok na tayo ulit sa 5th linggong ng Kwaresma. At sa
Puntong ito atin po muling kilalanin ang poong Jesus Nazareno at ano ang kanyang ginagawa at kayang gawin, patunayan sa ating lahat upang tayo po ay talagang makumbinsi rin na manalig at kilalanin kung sino si Jesus. Dahil minsan po sa ating mga Katoliko, hindi sapat o hindi nangangahulugan na dahil tayo ay nagsisimba, ay lubusan na nating kinikilala at tinatanggap ang poong Jesus Nazareno. Kadalasan, marami sa atin ay naririto dahil lamang sa paniniwala sa mapaghimalang imahin ng poong Jesus Nazareno. Pero higit po dyan yung paanyaya sa atin. Huwag lang maiwan sa himala, huwag lang maiwan sa imahin, kundi tuluyan talaga natin at lubusang matanggap sa Jesus at mangyayari lang yan kung atin po siyang kikilalanin. Balikan po natin ang ilan sa mga ipinahayag sa Ebanghelyo natin sa linggong ito. Nung Lunes, mayroon pong kwento ng isang lalaki na kanyang pinagaling. 38 years nang may sakit ang lalaking ito at wala sino man ang nagmamagandang loob o tumutulong sa kanya maliban na lamang nang dumating si Jesus at sa kanyang salita lang. Hindi na kinakailangan na pumunta doon sa tubig, doon sa may portico yung lalaki dahil ang tinanong lang ni Jesus doon sa lalaki, gusto mo bang gumaling? At ito rin yung sinasabi sa ating lahat ngayon. Baka po, no? Ito yung mensahe na kailangan mong marinig. Gusto mo bang gumaling? Depende sa sagot po ninyo. Pero ngayon, sinasabi ni Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Ito rin po yung isang kwento, no? Na kung saan meron pong isang pinuno no ng templo na nagsadya kay Jesus para sa kanyang anak. Nung Martes naman, ito po yung nauna kong kinikwento kanina no na isang lalaki na mayroon pong sakit at wala sino man ang tumutulong sa kanya, pero nung dumating si Jesus, sinabi niya, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na." Kung maalala niyo po yung madalas nating sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi lang tayo pwedeng tumunganga, hindi lang tayo pwedeng basta uupo lang dito, tatayo, ahawak sa imahin, kailangan mong kumilos. Kung gusto mong magkaroon ng mas magandang kinabukasan, tumindig ka, lumakad ka para magawa mo naman yung iyong bahagi. Nung Miyerkules, ang sabi ni Jesus, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yung salita ni Jesus ay nagbibigay ng buhay, hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Hindi lang basta mahabang buhay ang ating pong hinahangad. Hindi lang basta mahabang buhay ang nais ni Jesus, kundi buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya sana po, no? Kaya binabalikan ko ang ilang mga salita ni Jesus sa buong linggong ito upang meron tayong panghawakan. Meron tayong pupwedeng paghugutan. Mahirap yung hugot lang tayo ng hugot sa ating karanasan, lalo na yung mga mapapait na karanasan, doon tayo laging humuhugot at nakakalimutan natin humugot sa mga salita na magbibigay sigla naman sa atin, magbibigay ng buhay sa atin. Nung Webes, ang sabi naman ni Jesus, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ayaw kilalanin si Jesus,
ayaw tanggapin si Jesus kung nalalaman lang natin kung ano talaga ang maidudulot ng pagtanggap natin kay Jesus. Kahapon po, Biyernes, muling ipinakilala ni Jesus kung saan siya nanggaling, kung sino ang nagsugo sa kanya. Ang sabi niya, ang totoo, no, with a capital T, ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. So bakit ganito ka-powerful na salita lang ni Jesus nangyayari kapag sinabi niya? Pag sinabi niyang gagaling ka, gagaling ka. Kapag sinabi niyang pinapatawad ka na, pinapatawad ka na. Paano nangyayari ito? Dahil sa ipinahayag sa atin ngayon, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito ang Mesiyas. Pag sinabi Mesiyas, ito ang tagapagligtas natin, ang tagapagtanggol natin. Imagine niyo na lang, no? Ito ang gustong gawin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Pero yung kalayaan na siya ay tanggapin, nasa sa atin pa rin po yan. At tandaan natin mabuti, hindi po magiging kawalan sa Diyos, hindi kawalan sa Poong Jesus sa Sareno kung siya ay hindi natin tanggapin at kilalanin. Napakalaking kawalan sa tao ang siya ay hindi kilalanin ni Jesus, lalo na pagdating ng araw na tayo po ay kakatok sa pintuan ng langit at sasabihan tayong hindi tayo nakikilala. Kaya dito pa lang, nawa, sa pagpapatuloy natin ng ating pamamanata, pagdidibosyon, sa pagtsatsaga natin na makapunta sa dambanang ito ng Poong Nazareno, ay patuloy natin na hingin yung grasya na maging malawak ang ating kaisipan, ang ating pangunawa, na higit pa sa inihingi mo ang nais na ihandog ng Poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Higit pa sa inaakala mong makapagpapasaya sa iyo. Higit pa sa inaasam mo ang nais na ialok o ialay ng Poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Dahil ganyan tayo kahalaga, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa pagtagapagligtas na napakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Ang ating pong itutugon, ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin na mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya.
Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa iyo. Sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, malugod mo ang pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungan sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng managagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ay pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng main minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa tubo bagong malis ang lapan ng pari o main minister. Sumunod po tayo.
Iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na isa't kalahati ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus, makiisa po tayo. Nihahandog ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno, ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size is 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway maging dalisay ng banal na pakikinabang na napapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.